Sa video na to, magfo-focus tayo sa Kaiser. Ito yung recommended natin na level 1 investing kasi dito may growth na, hindi magne-negative ang pera mo, may healthcare na, at may protection ka pa or life insurance. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. One-time investment na 170,000 to 373,000. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Unang-una, syempre, hindi natin pwedeng ilagay sa bank lahat ng pera natin. Lalo na kung matagal pa natin itong gagamitin at gusto natin mag-grow. Kasi tandaan natin, halos wala nang kinikita yung pera natin sa bank dahil maliit lang ang interest nito. Actually, ito ay nasa 0.125% lang. So, ibig sabihin, yung 1%, hatiin mo yan sa 8, makukuha mo yung 0.125%. And of course, kaya naman kailangan nating matutong mag-invest kasi talagang mas mag-grow yung pera natin sa investment. Pwedeng kumita to ng 10%, 3%, 4%, 8%. Of course, mas malaki kaysa sa kinikita natin sa banko. Pero tandaan natin, hindi pwedeng itodo natin lahat sa investment kasi may risk din nakasama ito. So, pwede rin naman mag-negative kagaya ngayon na pandemic. Importante na matuto tayo mag-invest para mag-grow ang ating pera. Kasi alam mo ngayon, may chance na tayong lahat na makapag-invest din sa top corporations kagaya ng Jollibee, SM, PLDT, BPI, Meralco, Ayala. Kasi ngayon, mura na lang talaga ang investment. Pero of course, in this video, magpo-focus tayo dun sa one-time investment. So again, reminder, yung pera natin dapat naka-diversify yan. Hindi pwedeng todo mo lang sa buong investment at itodo mo lang sa bank. So dapat nakakalat yan. So pwedeng may investment tayo sa bank, sa bonds. Ito yung mga conservative. Kaya nga dito, hindi magne-negative yung pera mo. At pwede rin naman tayo mag-invest sa mutual funds and stock market kung ang habol natin ay growth. And of course, meron namang mga investment kagaya ng Most 18 and Kaiser na bukod sa may investment ka na, ikaw ay meron na ring healthcare or life insurance. Sa video na to, magfo-focus tayo sa Kaiser. Ito yung recommended natin na level 1 investing kasi dito may growth na, hindi magne-negative ang pera mo, may healthcare na, at may protection ka pa or life insurance. Before tayo mag-invest, dapat naiintindihan natin na meron tayong 3 financial needs. Ito yung healthcare. Syempre, importante na may healthcare tayo kasi paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? And what if our family can take care of us? So, importante na may healthcare din tayo or tinatawag na healthcare fund. Kasi kapag wala tayong healthcare, talagang yung mga napundar natin, pwede talagang mawala yan. Kasi isang sakit lang talagang magastos. So, importante na tayo ay aware na importante ito sa financial foundation natin. And of course, kung breadwinner ka, importante rin na may life insurance ka. Kasi paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung may dependents ka? Meron ka mga maliliit pang anak? Who will take care of your family? So, importante na meron tayong protection or life insurance. And of course, lahat tayo mga kailangan ng investment dahil what if you stop working? Kanino ka aasa pagtanda mo? Would you plan to be a burden to your family? Of course naman, ayaw natin maging pabigat sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kaya importante, sa older age natin, meron tayong sapat na retirement fund. Meron pa rin tayong passive income. Ito yung kinikita ng investment natin na kahit na wala na tayong trabaho, patuloy pa rin ang income natin. Again, tatlo yung kailangan natin sa ating finances, healthcare, life insurance, and investment. Kaya ang maganda, kung gusto mo magsimula sa investment, simulan mo sa Kaiser. Ito rin yung ginawa ko noong 2012. Dito ako nag-start tsaka sa mutual fund. So kasi dito nga, may healthcare na, may life insurance na, at may investment. Nandito na yung 3 major financial needs natin. Sa Kaiser, meron tayong sample dito para kung gusto mo mag-invest ng one time, makita mo yung projection. Of course, number 1 is depende sa budget mo at pangalawa, depende sa edad mo. Kung ikaw ay may budget na 170,000 at kung wala ka pang edad 41, pwede ka sa K45.
Ito yung minimum plan sa Kaiser. So, ang contract price nito, kasama na yung policy fee, nasa 169,640 lang. Kung ikaw ay nag-start ng age 30, ang edad mo ngayon ay 30 at nag-invest ka, ang projection niyan, pag edad mo ng 60, nasa 1,533,921 yung in-invest mo na almost 170,000. And paano naman no, kung ikaw naman ay 41 na? So kung ikaw ay 41, pwede ka sa K60. Ito yung minimum plan para sa edad 41 hanggang 50. So, alimbawa kung ikaw ay merong 225,020 na in-invest one time, ito yung contract price para sa K60 na kasama na yung policy fee. And then, ang projection niyan, pag edad mo ng 65, 1,154,478. So, paano naman kapag ikaw ay 46 na, pwede ka pa rin sa K60? Again, ang investment mo dyan, one time, 225,020. Ang projection niyan, pag edad mo ng 70, at least meron kang 1 million. And then, pwede ka pa rito kahit na nasa 60 ka na. Basta hindi lalagpas ng 60 years old and 6 months. So, halimbawa, 60 na, no? So, ang pwede sa'yo, minimum plan is K75 para sa 51 pataas. And then, kung ang investment mo, halimbawa, nasa 372,700, so, pag edad mo ng 80, ang projection niyan, nasa 1.3 million. So, again, mapapansin nyo, mas maganda talaga mag-invest tayo as early as possible. So, habang bata ka pa, mas maganda kasi mas mamamaximize mo yung potential ng pera mo dahil sa oras na meron ka. Pero kung ikaw ay nasa 40 plus na or 50 plus, okay pa rin, pwede pa rin humabol. Lakihan na lang natin yung ating investment. So, again, depende, no? Yung kikitain mo sa Kaiser, depende rin, syempre, sa in-invest mo. And of course, tandaan natin, hindi lang itong investment. Meron din itong health fund at meron din itong life insurance. Again, ang Kaiser, tinatawag nating 3-in-1 investment kasi meron ka na ditong healthcare, meron ka ng life insurance at meron ka pang investment sa mga top corporations. So if you want to know more about Kaiser, meron akong short videos dito sa bit.ly/Kaiser Investment Plan. At kung gusto mo mag-request ng proposal para makita mo yung summary of benefits na specific na sa edad mo at sa budget mo, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Proposal. Ang Kaiser Ambassadress natin ay si Ms. Sharon Cuneta Pangilinan. Sabi niya nga, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser para sa'yo. And of course, ang maganda sa Kaiser, bukod sa may retirement money ka na, may healthcare fund ka pa. And kung may question ka about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Ceres Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb at pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com or kontakin sa 0926-800-8685. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.